Sinugod po yung kapatid ko sa ospital. Sabi niya, gusto na daw niyang makulong si Don Don kasi sobra na daw yung pananakit niya. Sinusuntok daw yung ulo niya, tinadyakan daw yung bewang niya, tinulak siya, tapos sinampal daw yung mukha niya, kaya nakunan. Tinadyakan daw po yung... Nakunan? Aso buntis? Opo, sir. Tapos kinabukasan, February 1, namatay na po. Oh! Nasampal ko po siya kasi uminom ng gamot. Marami nang lumabas dito po, pasa sa paa, sa mga kamay. Kala nila, ginugbog ko raw. Nag-aaway po kami, sir. Bunganga sa bunganga lang. Hindi kami nagpipisikalan. Eh, sabi mo kanina, sinampal mo eh! Subdural hematoma, secondary to blunt force trauma to the head. Hindi pwedeng sampal lang yun. Ito mismo yung rason ba't siya namatay? Sir Larry, samahan po namin kayo sa tanggapan po nila Sergeant Lianda para makapaghain po ng nararapat po na kaso. Magandang araw po sa inyo, Sir Larry. Unang-una po sa lahat, kami po ay muling nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong kapatid na si Ma'am Jaylee. So, kamusta po kayo ngayon? Okay naman po. Medyo nakaano pa, pero hindi ko pa maano. Hindi pa ako nakamove on sa nangyari. Regarding po dito sa pagkamatay po ng inyong kapatid dahil sa alleged na pagbubugbog na ginawa ni Sir Rizalda, ano na po ba yung balita? Na-file ko naman po yung kaso after ng ano, ere. Pumunta po ako dun sa police station ng Malabon Gentry. Tinulungan naman nila ako ma-file yung kaso. So ano po yung na-file natin na kaso? Homicide po. Kasi hindi daw po pwede yung murder. Unintentional naman daw yung pagpatay sa kapatid ko. Sa ngayon po, sir, ang inaantay na lang natin is yung subpoena or yung schedule po ng inyong magiging hearing sa prosecutor's office. Apo. Regarding naman po dito kay Sir Rizal, di kayo po ba ay may balita sa kanya? Kahapon po, nag-chat po siya sa kapatid ko. Kung yan yung gusto niyo na ipakulong ako, wala na akong magagawa. Siya ba ay humingi po ng tawad sa inyo? Hindi po, ma'am. So, sir, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano umabot sa punto na ito pong inyong kapatid ay binugbog at humantong sa pagkamatay? Dahil po daw sa selos, sabi nung lalaki, kaya nabugbog daw niya. Tapos, yung na-interview ko yung kapatid, palagi na lang daw siyang binubugbog. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero nagsusumbong naman yung kapatid namin. Sabi po niya, aalis na po ako dito kasi hindi ko na po kaya yung pananakit ni Don Don, yung si Rizalde. So sa tingin mo, sir, gaano katagal na siyang sinasaktan ni Sir Rizalde? Since nung pagpunta nila dito sa Maynila. Gaano na po ba katagal yung relasyon nilang dalawa? Mga almost 1 year na po, pero dito sa Manila nagsama sila 6 months pa lang. Kamusta po yung relationship nila before nung hindi po humahantong sa bugbugan itong dalawa? Okay naman po nung nasa Davao pa sila. Hindi naman daw siya binubugbog doon. Nung pagdating na lang daw dito, nasa selos daw. Sa kanino daw po nagsiselos? Sa mga kasamahan daw na mga lalaki sa trabaho nila. Gusto ko po siyang puntahan. Sabi ko po, ibigay mo sa akin yung address mo, pupuntahan kita. Hindi na siya nag-reply. Yun pala, nakuha na ni Rizalde yung cellphone. At hindi na siya pinahawak ng cellphone. Kaya hindi na siya naka-reply nun sa akin. Nalaman ko na po sa isang kapatid ko, puntahan mo dun si Jaylee sa 13 Martires sa ospital. Kasi sinugod siya doon. Nung pagtanong ko dun sa ER, miscarriage daw, nakunan. Gaano po siya katagal doon bago namatay? 4 days po. Yung sinabi po sa akin mismo ng doktor, nung mismong pagkamatay niya, stroke po. Sabi po ng kapatid ko, nung na-interview ko siya, sinaktan siya ng bandang mga tanghali or umaga, around 11. Sinaktan siya, tinadyakan siya, tinulak. Sabi nung witness doon, nung kinausap ko siya, naglakad daw sila pamunta sa sakayan ng jeep. Tinanong daw niya kung saan kayo pupunta. Sabi ni Rizalde, magpapacheck up kami sa ospital. Kasi nagdudugo yung ano ng asawa ko. Tapos nung pagdating nila sa ospital, hindi na sila pinapaalis kasi kailangan na daw i-admit yung pasyente kasi kailangan salinan ng dugo. Sir, ano una mong nagireaksyon nung nalaman niyo po na namatay na po itong inyong kapatid na si Ma'am Jaylee? Sobrang nalungkot po, tapos sobrang galit ko po dun sa lalaki si Rizalde kasi alam ko po talaga na siya po yung dahilan bakit namatay po yung kapatid ko. Kamusta po ba bilang kapatid itong si Ma'am Jaylee? Mabait po talaga to si Ma'am Jaylee.
Based po sa akin kasi nakatira po ako sa kanya nung nasa Davao kami. Mabait po talaga, wala to siyang problema. Wala tong mga sakit-sakit sa mabait po talaga tong kapatid ko. Sa tingin mo, sir, ano kayo yung dahilan kung bakit so umabot sa punto na napatay or pinatay ni Sir Rizal De itong inyong kapatid? Siguro po dahil sa sobrang mahal na mahal niya yung kapatid ko, tas umabot dun sa mga pananakit, ayaw niya mapunta sa iba yung kapatid ko. Gaano po naka-apekto sa inyo itong nangyaring pagkawala ni Ma'am Jelly? Sa pamilya ko po, nakaka-apekto talaga, lalong-lalo na sa akin. Ako lang yung naglakad dito sa mga natanggal na nga po ako sa trabaho dun sa Amadeo. Dahil hindi na po ako nakapasok, mahigit na 2 buwan na po. Sa ngayon po, ano po ba yung gusto nyong mangyari para po dito sa kaso ni Ma'am Jelly? Gusto na po namin malabasan ng warrant para makulong na po yung lalaki. Gustong-gusto po namin maipakulong talaga, justisya. Huwag po kayo mag-alala, sir, dahil tutulungan po namin kayo para po makamit nyo yung justisya para dito kay Ma'am Jelly. At since nakapag-file naman na po kayo ng case, from time to time, imo-monitor naman po natin ito hanggang sa magkaroon na po ng resulta galing po sa korte. Okay? Kung saan ka man ngayon, makipag-cooperate ka naman sa mga pulis, magpakita ka naman sa amin, huwag yung mag-chat-chat ka ng mga i-convince mo kami na iurong yung kaso, magpakita ka na, magpag-cooperate ka na sa mga pulis. No po, Rai, kung saan ka man ngayon, tulungan mo po ako na palakasin niyo po yung loob ko na mabigyan kita ng hustisya para po sa iyo. So sa ngayon po ay pupunta po tayo ng police station para laman po natin kung paano po yung maging proseso sa case nyo and regarding din sa inyong security. Apo. So ma'am, ano po ba yung inyong nasaksihan? Narinig ko po na sumisigaw po si Jelly dahil sinasaktan daw po siya ni Dondon. Sumisigaw po siya tulong. Kapitbahay niyo po itong si Ma'am Jelly at si Sir Rizalde? Opo. Kamusta po sila bilang magka-live-in partner dito sa inyong lugar? Okay naman po sila bilang mag-asawa pag nasa labas po. Pag gabi po pala, iba po pala ginagawa ni Dondon sa kanya. Binubugbog daw po siya. Ah, so nagsumbong po sa inyo si Ma'am Jelly before? Opo. Nagsumbong po siya, pero ayaw naman po niya magsumbong sa barangay. Yung sinusundok daw po yung ulo niya, kinukutusan daw po siya pag nagsusumbong siya sa akin. Kasi pag nagsusumbong siya sa akin, sinasabihan ko po si Dondon na huwag naman ganun doon. Kasi asawa mo yan, tapos buntis pa. Tapos sabi naman ng Dondon, hindi doon niya sinasaktan. Tapos pagkatapos po noon pinagalitan ko, sinasaktan po niya si Jelly. Dinudutdut niya po yung kamao niya dito sa bunganga. Kaya sinagtataka po ako pag umaga po, bakit nagdudugo yung bunganga niya? Binsan may pasa yung bunganga. Sa tingin niyo po, gaano po siya katagal nang sinasaktan dito? Every other day, may iba-ibang pasa. May pasa po dito. Tapos yung mukha po niya, yung nakita ko, nagkapasa yung dalawang mukha. Sabi ni Dondon, sinampal daw niya kasi uminom daw ng gamot. Tapos hindi po ako naniwala, nasampal lang kasi bakit agad? Pasa agad, 2 pisngi. Tapos last po nung bago siya na ospital, ito po dito. Kasi sabi niya, binatukan daw po niya. Hindi po ako naniwala na di malakas na pagkabato kasi bakit namasa po dito? Sabi ni Jelly po, inano daw siya, binatukan tapos tumama daw yung baso dito sa niya. Kaya namaga agad. So, nung time po nung dinala si Ma'am Jelly sa ospital, ano po ba yung nangyari bago yun? Yun daw po, sabi niya, sinaktan daw po siya. Tapos, di ko na po alam kung anong last na nangyari. Basta yun na po. Tapos, sinuntok daw siya dito sa 20. Tapos, yun dito last. So, nung time po na nabanggit nyo nung humihingi ng tulong si Ma'am Jelly, gaano po ito kadalas? Ano po yun eh. 2 beses ko po yun siya narinig na ganun. Na sumigaw po siya. Inano ko po siya. Sabi ko, dadalhin ko siya sa barangay. Tapos pag nandyan po si Saldi na nakatingin sa kanya, ayaw po niya. So sa inyo pong palagay, ano po kaya yung naging dahilan talaga ng pagkamatay ni Ma'am Jelly? Sa pambubugbog po. Ma
Magandang araw po sa inyo, Sir Leander. Ano po ba yung ating proseso para po makapag-file ng kaso po? Ito pong ating complainant na si Sir Larry laban dito sa respondent. Ang una namin ginawa, sinecure namin yung mga documentary requirements natin. Pieces of evidence, statement ni Sir Larry, tsaka statement ng witness. At tsaka yung importante, yung death cert. Pero pinapalo pa rin namin yung autopsy result sa crime laboratory. Isasummary natin yung bilang ebidensya. So sir, ano po ba yung na-file na kaso laban dito kay Sir Rizalde? Pinail namin base sa testimonya, homicide. Kasi walang elemento ng murder sana ako sakasakali. Kaya doon siya bumagsak sa homicide lab. So ano po ba yung ating naging grounds kung bakit homicide? Qualifying circumstance ng murder, hindi present Kaya sa homicide tayo bumagsak. Okay. Ano po ba yung susunod po na steps para po tuloy-tuloy na po yung hustisya para kay Ma'am Jelly? Ayun, dapat yung coordination sa PNP, huwag kakalimutan ni Sir. Total, minamber naman kami sa kanya. Kung natatakot siya sa mga hearings na darating, pwede namin siyang i-assist kasi malapit lang naman ang piskalya. Tsaka huwag siya nga mawawala sa bawat hearings kasi yung justice para makamit nila. So ano na lang po yung inyong maipapayo para po dito kay Sir Larry? Move on. Unang-una, move on kasi nawalan sila, yung family nila, yung kapatid yan nawala, at saka yung tatagan ni Sir Larry para makamit yung hustisya sa pagkamatay ng kapatid niya. Do you have any questions for Sir Leander? Wala naman. Wala na po. Thank you na lang po sa tulong po. Unang-una po sa lahat, Senator Sir Rapi Tulfo, maraming salamat po na yun, nakapag-file na po kami ng kaso na homicide laban kay Rizal de Parcon. Maraming salamat po, taos puso po ang aming buong pamilya na nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat po, thank you po Senator Rapi Tulfo. Salamat po. Thank you. Po isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan pag sa hirap ang lahat ay gusto.